kayo'y nanonood sa totoong tao. Ito si RSJ. Ito na naman, meron tayong alamat na syempre walang kabuluhang storya. Pero bago tayo dumako sa ating RSJ's alamat segment, shout out muna sa lahat ng mga viewers, subscribers, sharers, at sa lahat ng mga OFWs sa buong mundo. Thank you. Ayun, seryoso na tayo dito. So, ito, dumako na tayo sa ating alamat ni RSJ. So, ang ating alamat ngayon ay, excuse me po, alamat ng Wednesday. So, saan ba nagmula ang alamat ng Wednesday? So, ito na. Noong unang panahon, meron tatlong may tatlong chismosa. Nag-uusap-usap sila. Wala pa silang pangalan . Sa susunod ko sila papangalanan. chismosa number 1. Sinabi niya, "Uy, mga Mars, nabalitaan niyo ba? Nahuli na. Si ganito." Nahuli na siya. Tapos sabi ni chismosa number 2, "Ah, talaga? Totoo ba yan? Baka fake news yan, ha?" Tapos sabi ni yung chismosa number 3, "I-check ko nga dito sa FB kung nakapost na nahuli na talaga siya." Unang panahon, may Facebook na. Basta kwento ko to, huwag na kayo mangilam. So, yun. Nakita nga, yun, breaking news, nahuli na nga si ganito. Wala pa siyang pangalan . Siyempre, di ba, suspect pa lang. Hindi pa convicted, no? Ayun, nahuli na. Tapos sabi ni yung chismosa number 2 tsaka number 3, "Kailan siya nahuli?" Tapos sabi ni yung chismosa number 1, "Nahuli siya nung Wednesday at simula noon nagkaroon na ng alamat ng Wednesday." At anong ating natutunan? Ang moral lesson ng alamat ng Wednesday, ang moral lesson ay, kapag hindi ginagamit ang appliances, laging hugutin ang sakit o saksakan. Iwasan ang octopus connection. Thank you.